Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyunawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma na tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad.
ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Oh, alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mainaon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napapalibutan tayo ng mga signs. May tanda kung saan ang pasukan at labasan dito sa simbahan. May tanda kung saan ang sakayan ng jeep o ng bus. May tanda kung saan ang mga pamilihan sa paligid dito sa Quiapo. May tanda kung saan masarap kumain. Pula ang tanda upang huminto ang isang sasakyan, at berde naman kung go. Alam natin na uulan sa gabi kung walang bituin na natatanaw. Nakasimangot naman ang tanda ng isang tao na gutom na. Puno ng mga tanda ang ating kapaligiran. Kahit saan tayo tumingin, may mga tanda na nangungusap at naggagabay upang tayo ay hindi maligaw. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin na sinabi ni Jesus, naghahanap sila ng palatandaan, subalit walang ipapakita sa kanila.
ang tanong, bakit nga ba sila naghahanap ng palatandaan mula kay Jesus? Kasi gusto muna nilang makasiguro kung si Jesus nga ang tunay na Mesiyas. Naghahanap sila ng tanda kay Jesus upang subukin kung talagang siya nga ang Kristo. Kailangan nila ng patunay kung siya nga talaga ang tagapagligtas bago sila maniwala, bago sila sumunod kay Jesus. Ngunit, ang mga kadahilanang ito ay tanda ng kanilang kawalang tiwala kay Jesus. Ito ay tanda ng kanilang pagdududa at kawalan ng tiwala. At hindi nagpadala si Jesus sa kanilang mungkahi. Hindi kailangang patunayan ni Jesus ang kanyang sarili para sa kanila. Sapagkat sila ay puno ng pagdududa. Sila ay puno ng pag-aalinlangan. Mga minamahal na kapatid, ang kinakailangan natin ay hindi tanda. Ang kinakailangan natin ay pananampalataya kay Jesus. Ang kailangan natin ay lubusan at malalim na pananampalataya kay Jesus. Sapagkat si Jesus ay hindi lamang basta-basta tanda. Si Jesus ay ang primordial sacrament na kung saan sa katauhan ni Jesus nakikilala natin ang Ama. Kaya nga, bakit pa kailangan gumawa ng tanda kung si Jesus na mismo ang tanda ng pagmamahal ng Ama? Kaya nga, mapalalim nawa natin ang ating pananampalataya kay Jesus sapagkat si Jesus ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. Si Jesus ay tanda ng pagliligtas ng Diyos. Si Jesus ang tanda ng awa at habag ng Diyos. Si Jesus mismo, ang kanyang buhay, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, ang tanda na tayo ay naligtas at minamahal ng Diyos. Hindi pa ba sapat si Jesus? Ikaw, kailangan mo pa rin ba ng tanda? Kung kailangan mo pa rin ng tanda, tumingin ka sa mahal na poong Jesus Nazareno. Bit-bit niya ang krus na tanda ng pagmamahal niya sa iyo. Kaya nga, ang mga pagdududa, ang mga pag-aalinlangan, ang kawalan ng tiwala ay mapalitan nawa ng lubusang pagtitiwala sa Diyos. Ibinigay na niya ang lahat para sa iyo at para sa akin. Wala na tayong mahihiling pa. Ganyang magbigay ang Diyos. Nag-uumapaw at hindi masukat. Ngunit ang pananampalataya ay tila kinakapos pa din. Kaya madami pa din ang pagdududa. Madami pa din ang pag-aalinlangan. Tandaan mo si Jesus. Ang buhay ni Jesus na inialay sa iyo at sa akin ay tanda ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, huwag mong alisin ang iyong pagkamangha at pagkabighani sa tanda ni Jesus na siyang tanda ng pagmamahal ng Diyos Ama para sa bawat isa sa atin. At yan din naman ang paanyaya sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. Kung si Jesus ay tanda ng pagmamahal ng Ama, ikaw, maging tanda ka din ng pagmamahal ng Diyos. Ikaw, maging tanda ka din ng awa ng Diyos. Ikaw, maging tanda ka din ng habag ng Diyos. Tanungin mo nga ang iyong sarili, anong klaseng tanda ka? Anong klaseng sign ka? Ikaw ba ay sign ng galit na sa tuwing ikaw ay nakikita ng lahat, galit lagi? Ikaw ba ay sign ng puot o negativity na hindi pa man nagsisimula, negative comments na agad ang maririnig sa iyo?
Ikaw ba ay sign ng chismis na kung saan kapag ka nakikita ka, lagi kang tinatanong, ano ba ang latest? Ikaw ba ay sign ng sugal na kapag ka nakikita ka, tumataya na ang lahat? Ikaw ba ay sign ng biso na kung saan kapag ka nakikita ka, pagtagay ang unang naiisip? Anong klaseng tanda ka? Anong klaseng sign ka? Anong klaseng sign ang nakikita sa iyo? Mga kapatid, bilang mga tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang inaasahan sa bawat isa sa atin ay maging tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na maging tanda ng awa at habag ni Kristo. Iyan dapat ang sign ng mga Kristiyano, pagmamahal sa kapwa, na kapag nakita, nararanasan kung paano ka magmahal. Nakikilala ka agad na tagasunod ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Iyan ang dapat natanda natin. Pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, mapagbigay, mapagkawang gawa, at higit sa lahat, mabuting tao. Iyan ang tanda ng tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno. Iyan ang dapat na nakikita sa ating buhay sapagkat iyan ang tanda ni Kristo. Sapagkat si Jesus ang tanda ng pag-ibig ng Diyos, ikaw ay inaasahan na maging tanda din ng pag-ibig ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin na tagasunod ni Jesus ay magiging tanda ng pag-ibig ng Diyos, ang ating mga kapatid ay hindi maliligaw. Ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng kapayapaan na dulot ni Jesus. Kaya, maging tanda ka ng pag-ibig at habag ng Diyos, so that in all things, God may be glorified. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan
at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak mula sa walang hanggan. Niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanyang magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng amin, gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Amang San Benito, San Beda, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang lang na ako ng katawang dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halika'yong mga napa, pagal kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, bukong binungos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kaniyang hinira. Halik kayong mga napapagal, kayong naungungaw sa mundo. Dali kumait tuminom kayo ng hain ni Jesucristo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, paaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,